List of the contract signing between Boss Toyo and, well, we all know kung sino naman po si Boss Toyo nowadays. Napakainit po niya sa social media and controversial. Yung mga contents niya, ang bigat ng mga gold niya sa katawan. Totoo ba yan? Ha? Oo. Napaka... Oo. Sikat na sikat ka ngayon, Boss Toyo. So, masaya naman kami na nandito ka ngayon to be with us. At syempre, nagpapasalamat ang SCD sa iyong pagdating, pati si Miss Sasa, kasi kompleto ang buong team. So, hindi ko na patatagalin. I'd like to call on Miss Gracie para i-welcome kanya dito sa ano, yung pagdating sa inyong contract signing. Ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Thank you for coming. Let's all welcome Boss Toyo, our SCD partners. Thank you so much for trusting us. And Ms. Sasa Dagdag, thank you for being our newest ambassadors. Thank you for your time to be here. Thank you po. Yan. Palakpakan natin sina Boss Toyo, Ms. Gracie at Ms. Sasa para sa magandang partnership na to. So, para mabilis, let's open the floor for your questions para kay Boss Toyo at kila Ms. Gracie and Sasa. So, ako na muna mag-uumpisang magtanong. Siyempre, why are we, bakit pinili na makapartner ng skincare depot si Boss Toyo? But Ms. Gracie, ikaw yata po ang dapat sumagot nito. But please give us a little introduction about SCD po muna, kung sino ang skincare depot at sino po kayo. Thank you. Muli po, hello everyone. I'm Grace Angeles, SCD CEO and founder. We choose being a SCD partner of Boss Toyo because we, as we all know, napakaingay po ni Boss Toyo. Kala ko napabarat. Ni po, ganun eh. And also kasi ang SCD, we choose to be masa if it comes to sa being a business, no? But our quality is high-end. Lahat po yun ng formulation. And si Boss Toyo is also pang masa. And he wants us to be SCD partner kasi nakita niya yung quality din ng SCD products. Ayun po. And Miss Sasa Dagdag, nako, this is very beautiful, very young, and Gen Z, that they call it Gen Z. She is also influencer and beauty blogger, aside from being singer as a sobrang talented. That's why we also want her to be our SCD ambassadress. Ano po? Anong tanong? Tanong niya kay Miss Gracie. Alright, may mga tanong ba kayo dyan? Sige po. Okay. Kay Boss Toyo and kay Sasa. Kasi kanina na-interview ko na si Miss Gracie and sabi niya, pinatry niya sa inyo yung products niya bago kayo umuo. Ano yung pinatry sa inyo? And tell us about that experience, that part of the... Ako, nung lumapit sa akin yung SCD, eksakto, I mean, two cycling na ngayon eh. Cycling community, nagbabike ako. Tapos, naghahanap ako ng mga sunblock. So, dumating, sakto, marami silang mga sunblock. Sunblock gel, sunblock lotion. Then, tinry ko. Then, ayun, nagustuhan ko naman yung talagang sinasangga niya yung harsh na mga nagagaling sa araw. So, yung hindi ka mangingiti. Tapos yung mga
Kasi yung bike nakakatanda, nakakaitim. So, kailangan talaga ng sunblock. Tapos, andyan din yung facial foam cleanser na lagi ko rin ginagamit. Kasi, syempre ako, hindi na naman ako bata. I'm turning 43 this coming April. So, syempre, kailangan alagaan natin yung balat natin, lalo na social media content creator tayo. Kailangan lagi tayo maayos sa screen. So, eksakto, dumating si Ma'am Gracie and she offers a partnership. Then, tinignan ko yung structure ng business nila. Nakita ko na maayos. Sa San Siyo, si Ma'am Gracie. So, I decided na makipag tie-up kay Ma'am Gracie. Plus, meron din kaming upcoming product for male. So, yun talaga yung isa sa bagay na talaga magiging mukha dito sa SCB. So, abangan nyo yan. At malapit na din yan lumabas. So yun yung mga reason bakit nandito ako ngayon sa harap nyo. Ayan, maraming salamat. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Sasa? For me naman po, I've actually answered this question kanina while I was being interviewed din po. So, ako po kasi, I have a skin condition, I have eczema. So, I was sent all of the SCD products, I think, this month or last month lang. So, I'm not able to try all of their products pa, pero some of the products that I tried, including yung sunblock lotion po, I was really amazed kasi most of the time makikita mo sa mga sunblock is SPF 30, SPF 50 lang po, and yung sunblock lotion nila is SPF 70 po yan, and ginagamit ko siya. Meron pang isa yung gel eh, kasi I know a lot of people hate sunscreens with a white cast, so meron kayong options. Ayan yung gel, I tried it on my face and on my body as well, and super nice po niya kasi ayun na, considering I have a skin condition, very sensitive and picky po ako with the products that I put on my skin kasi I might have an allergic reaction. Pero when I tried them, when I had a skin test, ganyan, wala naman po akong any allergic reactions to them, and super nice kasi meron pang isang sunscreen eh for the girlies out there na mahilig mag-beach, meron silang makeup sunscreen na may glitters din. Super, super nice. I love it po. Especially as a performer, sometimes eh, when you go outside then tapos pagkakanta ka sa stage, nice yung may makikita silang nag-glimmer yung skin mo. So, ayun po. Last question ko. Okay, Jojo Panaligan from Rider PH. Last question ko kay Miss Grace. I understand merong kayong previous endorsers before them. Pero ngayon si Boss Toyo at si Sasa, na meron bang dahilan kung ba't ganun? Kung baga may bagong direction ba kasi yung kumpanya? E meron bang mga bagong produkto? That's why you got them as endorsers. Yes, meron kasi kaming palabas na isang male enhancer na... Ay! Ano na? Secret ka? Ayan, nabukutuloy. Bani si Boss Toyo, alam naman natin na napakaganda ng ginagawa niya, na nakapapagpasaya sa mga tao na nanonood sa kanya. Kaya saktong-sakto po itong aming product na to. Sikreto ba? Ayun, sikreto pa. Yun, kaya si Boss Toyo, bukod dun sa SCD products na nakikita niyo nilalight niya na ngayon, meron kaming parating na product na saktong-sakto po kay Boss Toyo. And about our beautiful girl here, marami pa po kaming mga about, you know, Grace Cosmetics na babagay pa po sa kanya na makikita po ng ating mga SCD customers. Marami pa po kaming i-release for both of them and for all of us. Naaabangan nyo. Tatandaan, pangmasa pero high quality po lahat yun. Salamat, congrats. Thank you po. Thank you, Ms. Gracie. We have another question from Ms. Janice Navida from Bulgar, the editor of Bulgar. Hi, good morning. Wala tayong mic, okay lang. Hi, I'm Ms. Jen. Good morning. First, congratulations to the new ambassadors of SCB. My question goes to Boss Toyo. Kasi Boss Toyo, sabi nga nila, sikat na sikat ka ngayon. So, I just wanna know, how do you feel? Nagsisink in na ba sa'yo na sikat ka na, talagang celebrity level ka na? Ay, hindi pa rin eh. Kasi kahit dumating siguro yun, ano pa rin eh. Kasi para galing naman sa tao kung nasaan ako. So until now, andun pa rin ako eh. Para pa rin sa tao lahat yung ginagawa ko.
slow. Kumbaga, minsan nahihirapan na rin tayo pagka hindi tayo makalabas sa mga public places. Pero still, may mga nagpapapicture na rin. Yes, medyo dumadami na rin talaga. Pero kasi nga, sila rin yung dahilan bakit ako nandito. So, malabo na ipagkait natin yon. So, ganun pa rin still. Kung ano yung boss Toyo before, yung pa rin yung minimintin ko until now. Mm-hmm. Pero I'm sure, mataas na rin ang talent fee mo ngayon. This is a partnership actually. Kasi I believe dun sa business eh. Kasi ako, kakilala nyo rin naman ako as a negosyante. So, mas tinitingnan ko kasi dito yung partnership, yung long term about the business. Not just the TF. Actually, yung TF is, hindi ko siya iniintindi dito sa SCD partnership. Mas iniintindi ko dito yung long-term partnership with the new product. Yes. So, yung nasabi ko nga sa inyo, we will be introducing and papakilala sa inyo sooner or later yung new product that's for male. So, yun talaga. So, I'll be teaming with Ma'am Gracie for that product. So, kaya nandito ako sa SCD. It's not about the TF or something. It's about at the business. And nakita ko si Ms. Gracie na maayos siya ang CEO at naniwala ako sa kanya na malaki din yung matutulong niya. So, ayan. Maraming salamat. Pero bakit skincare products ang naisipan mong pasukang negosyo? But in fact, nasa ano ka, diba? Yung phone shop, ano yun? Yes. Actually, lahat kasi sinusubukan ko. Kung alam niyo yung nangyari sa buhay ko before, lahat naman talaga tinatry ko. Actually, may nirelease na rin kami dati ng mga collagen drinks na nagmamayari rin kami. So, ngayon, dito kasi, it's a male enhancer, nasabi na namin. So, doon yung isa na trigger sa akin. At yung sa skin product, gusto ko rin siya kasi para sa mga tito na katulad ko. Kasi nga, sabi ko nga, matanda na ako. So, kumbaga, para lang, para natin yung sa age natin, pwede pa rin tayong magpa-pony. Hindi pa rin yung handlang. Kailangan na maging bata pa rin tayong tignan, pwede sa itsura, lalo na syempre sa skin. So, yun din yung isang reason bakit ko nakipag-partner kay Ma'am Tracy. And ano ko na rin, Boss Toyo, kasi hindi naman syempre lahat alam yung buhay mo bago ka naging mayaman. Actually, hindi pa po ako mayaman. Ito lang mayaman. Ito po mayaman, si Ma'am Gracie. Ako hindi po, mukha lang. Pero maraming nagsasabi, bakit ang dami-dami pera ni Boss Toyo? Saan nagagaling ang pera niya? Wala, hindi. Wala ako. Hindi ganun kadami yung pera ko. I'm still a striving businessman until now. There's so many failures that I have experienced these past few years. Kahit nga last year lang. Patuloy lang kasi ako bumabangon. At hindi ako nagpapakita ng weaknesses or ng pagkadapa. Kasi, kaya din, mahal din ako ng tao kasi nga, doon nila nakikita na kahit may nangyayaring masama or may nangyayaring downfall sa buhay mo, dapat hindi mo na siya sinasabi, hindi mo na siya inaano sa social media. Mas magiging positive lang yung pinapakita mo sa social media kesa wala silang pakialam sa drama actually. So bakit mo pa siya papakita sa social media? Maraming problema dumadaan sa akin, pero hindi ko na para i-share eh. Kasi it doesn't make sense sa mga followers. Ang gusto ng mga tao is how you strive and how you bounce back from your failures at pagkakadapa. So yun yung lagi nyo lang nakikita. And I will still keep that way kasi para yung lahat ng nakikinig at nanonood sa akin, ma-inspire sila na kahit dapag-dapa ka na, still, laban lang, darating yun yung time. And for now, wala pa ako dun sa time ko. Okay, talagang kumbaga na sa stairs pa lang ako, pakiat ng pakiat. Ayan. Pero bago ka napunta sa ganyan, anong ano, pinanggalingan mo? Pinanggalingan ko. Ano yung trabaho mo before? Sobrang dami. Watch niyo yung KMJS sa Tony Talks sa 11, lalabas din ako. Kahit sa page ko, alam nila kung saan ako galing. Galing ako sa, tumating talaga yung time na asin, walang-wala. So, masaya ako ngayon dahil nandito ako sa katayon ko na sa harap niyo ako. Actually, hindi ako sanay sa ganito. So, naiiya nga ako. So, pero yun nga, gusto ko lang talaga ipakita sa tao paano lumaban sa buhay at hindi tayo pang inaanalo kahit ano pang problema. Congratulations. Si Miss Lavinia Vivar. Kanina, she was raising her hand. So, she's from Pangmasa.
kayo, kasi kanina ako na lang si Sasa. Ano yung scope talaga ng partnership nyo? There would be some royalties and other that we cannot discuss about the upcoming product. Kasi ako din mismo yung lumapit actually with that product. At sabi ko, gusto ko yan. Okay? Kasi pwede na ba natin sa kasi magkaka-presscon kami nun. So hindi ko muna pwede sabihin yung product na yun. So it's the product na talagang nag-decide ako to partner up with Ma'am Gracie. Kasi I think I can deliver na kaya kong ibenta yung ganong product. At kumbaga talagang pagkakatiwalaan ako ng tao or something na makakatulong ako when it comes to pagbebenta. Alright, kasi pagbibenta. Yes. Hindi ibig sabihin ikaw yung nag-finance mo. Ay, hindi. Hindi. Ito, mayaman. Ay, hindi ako. So ako, I'll be the one sa marketing side. I'll be the one who will get a marketing. I'll be the face of it with DTM sa partnership actually. Mas gusto ko kasi yun eh. Mas gusto ko kasi long term. I'm always looking at the long term. I'm not looking at the yung ngayon lang. Makukuha ko yung pera for the TM, then afterwards, wala na. So, ako lagi akong ganun. Long term, hindi ako nagmamadali. I'm not after to shortcut. Kaya yung buhay ko, matanda na ako, hindi pa rin ako mayaman. Pero, I'm on the right path going that way. So, okay lang yun sa akin. Yung mga collector's item, millions. Pero, doon pa rin ako, wala pa naman nabili. Investment yun. And naniniwala ako, pagdating ng panahon, magiging pera yun. Okay, so yun lang, kanya-kanya lang tayong paniniwala. Mas, alam ko sa ano eh, long term, at I've never talaga do something na parang shortcut. Kahit mahirap. You will also be distributing the I'll be selling also with my own distributorship. So, hindi siya talaga as in parang, pero syempre, parang inaari ko na to na parang ako na rin yung may-ari kasi nga yung pabagong product is bagay talaga para sa akin. So sabi ko, let's do this, Ma'am Grace. Para din mas maging maganda, di ba? Yes. Tapos gusto ko yung syempre ngayon, sikat na ako. Meron dyan mag-offer sa'yo na umarte, mag-artista, willing ka ba? Yan! Depende yan sa TM. Yung pag-arte kasi hindi ko yung forte. Okay, so kung pipilitin nyo ako, depende yan. Pag-uusapan natin yan. Kasi parang hindi ako ata sa pag-arte. Alam ko ma-arte ako, pero hindi sa... If the price is right, okay. Yes, tsaka hindi lang, actually hindi lang din sa presyo eh. Doon din sa project. Okay? Kung magustuhan ko yung project, why not? Kung may maganda-ganda na story, ano, okay ako. Like yung Buruami 2, sana. So, we have an ongoing talks with Buruami 2, yan. So, di ba? So, yung mga kaya na, depende talaga eh. So, yun lang. Thank you. Thank you po. We have another question from Cesar Batingal from Net25. Susugan ko na lang po yung tanong ni Ate Vita for yung nabanggit niyo po may mga on the works or in the process na sa film o sa paggawa ng pelikula. Yeah, we have ongoing talks. Kasi si Sir Cesar, di ba, visited by shop. So, uusap kami about dun sa Muruami 2. He plans to have mga influencers and content creator on the cast also. So, as you know, I have so many friends sa mundo ng social media. So, we're really having some light talks pa para dun sa movie niyo. And I hope sana mangyari kasi award-winning yung movie na yun. So, gusto ko talaga yun. Ilalamin ko na gusto ko maging part na. Okay. And in connection po sa product, which is the ito sa skincare tipo or SCD, paano niyo po hikayatin yung mga kalalakihan na to use skincare? Tsaka yung mga pa. Kasi mostly, kapag sinabi po skincare, talagang hindi na kami yung target yung mga kahit. Yes. Ano yung market. Pero yes. Po, paano niyo hikayatin ang kalalakihan? Ayun. I just take myself as an example. Siguro naman, 43 na ako, hindi naman siguro ako mukhang 43. So, yun lang, sila sabihin ko kung gusto nyong medyo hindi kayong medad. Mukha lang akong 40, at least 3 years younger, di ba? Kumbaga, yun lang talaga. Kumbaga, yung sarili ko lang yung sasample ko sa kanila. Wala naman ibang mga gimmicks or whatever.
At talagang ginagamit ko din naman talaga, lalo na yung mga sunblock kasi nga, I'm into biking ngayon, cycling, so yun, no remix, no fancy remix, just the real sheets na ginagawa ko, yun lang. Okay, Ma'am Grace po. Yes. Ma'am Grace, curious lang po kami, kasi 2023, February, when Lobby po signed the contract sa inyo, kumusta po siya? Tuloy-tuloy pa rin po ba pagiging ambassadress sa inyo? Or talaga totally palitan? Miss Lobby po is continuous naman po until May 2024. Iba po kasi, kumbaga, siya po yung ginagamitin din namin sa billboard, mga ganyan, and our tarpaulin. We just want to add more, like Boss Toyo, na napakaganda ng kanyang being an influencer and is not sasadagdag. I just want to add more that we can, that they can help us to promote SCD. Since na ang SCD is, kailangan maging maingay siya na I believe and makakatulong po si Boss Toyo and Miss Sasa Dagdag bukod kay Miss Labi po. Okay. Ayun po. Palaki po ng palaki rin yung family. Yes po, palaki din po ng palaki. Kasi this is, as sabi nga po ni Boss Toyo, we need the company na pang long term lifetime commitment po talaga. Hindi rin yung sumaha. Miss Labi po. Ay, si Ma. Our management is still looking forward to it po. Kasi syempre may mga i-check po kami about Miss Labi po dahil ang dami niya rin pong offer eh. But we love to, you know, to have her in our family. May last question na lang po. Actually, Miss Labi po is kasama po namin sa Panagbenga po, this coming 25 sa Plow po with Boss Toyo and Miss Sasa Dagdag. And upcoming din po is May 3, kasama din po namin siya sa aming grand event with Boss Toyo and Miss Sasa Dagdag. Ayun po, thank you. May last question po for Miss Sasa. You're under police management pa rin? I'm no longer tied up with any management po. No, freelancer po ako. Kumusta ka? Ano yung update sa'yo? Kasi since that, napapakinggan namin yung mga songs po before under police. Right now, this 2024 was your project aside from this SCD being a process. Super, ayun po, for giving me the chance na maging ambassadress po. Maraming maraming salamat po, Miss Grace. And as I was interviewed a while ago, I also answered this po. Sabi ko, I took a break kasi talaga from singing after being signed under Poli, so bilang freelancer po now. Right now, I'm more focused on my social media eh, kasi yun po talaga yung in ngayon eh, no? So, as much as possible po, win-work ko na mas dumami and mas ma-share ko pa po yung talent ko with everyone. And ayun po, mabigyan pa po ko namang more opportunities like this, like being able to work with Boss Toyo and Ma'am Grace, SCD po. So, yun po. Wala kang bagong kanta? Making new songs, actually, nag-i-impact po ko ngayon ng mga maraming original songs ko po around this time. Kasi before, with Poli Ise, kasi hindi ko po mga composition yun. This is the reason why I also took a break na, kasi this time around, gusto ko kung sino talaga ako as an artist po. Kung ba na-realize mo rin na kailangan mong gumawa ng sariling kanta? Yes po! Yes po, especially nasa music industry po ako, syempre po. Gusto ko po yung, ako po talaga, especially kapag magpo-perform ako. So that's my top priority right now na gumawa ko ng sarili kong music po. Thank you so much and congratulations. Thank you po.